to my channel. So for today's video, ang topic naman po natin ay ang mga frequently asked questions sa alingatong. So alam ko na kayo ay interesado sa alingatong kaya kayo nanonood nitong mismong video na ito. Pero kung kayo ay hindi pa naka-subscribe, make sure muna na kayo ay mag-subscribe at i-click niyo na ang notification bell para ma-notify kayo every time nagagawa ako ng mga videos just like this one. So ngayon, meron lang ako ditong listahan ng mga frequently asked questions para hindi ko makalimutan kung ano nga ba yung iba pa sa mga importanteng mga tanong at kasagutan dyan sa mga kadalasang tinatanong sa atin tungkol sa alingatong. So for sure ay mahaba po ang magagawa ko dito na video dito regarding sa frequently asked questions. Kaya gagawa po ako ng part 1, part 2, and part 3 regarding sa frequently asked questions tungkol sa alingatong. Disclaimer lang po, itong sasabihin ko tungkol dito sa alingatong ay base lamang po sa aming experience. So diba dahil nag-i-take po si Papa, si Mama, and ako. And ito din po ay base sa mga na-research ko. Okay? So, I hope this one will help you out kung kayo ay gusto din na gumaling, katulad din ng iba pa sa mga natulungan ng alingatong. So, gumawa po ako ng hiwalay na video tungkol sa kung ano-ano yung mga sakit na pwedeng matulungan ng alingatong. So, check out niyo po yung susunod na video doon kaya upload kung ano yung mga sakit na pwedeng matulungan ng alingatong. Okay? So, ito po yung part 1. So, ang unang-una dito sa ating part 1 ay kung saan ba na order o saan ba nakaka-order ng alingatong. So, ito pong page na to, Facebook page, Trendsetter PH Laguna. Pwede niyo po yung i-PM. So, dyan po, tutulungan namin kayo. So, ako po ay isa na ding supplier ng alingatong. Kasi nung una, nagsisimula lang po talaga ako na naghanap lang ako ng alingatong. I am not affiliated with any sellers. Hiwalay po ako sa kanila, magulat lang kayo. Yung iba kasi is ginagamit po yung videos ko para makabenang at hindi po ako konektado sa kanila. So, dito lang po sa Facebook page na to, Trendsetter PH Laguna or Bara Tibo na Facebook page, dyan po kayo pwedeng mag-PM kung kayo ay gustong umorder ng alingatong. Kasi nakakatakot din yung iba is ginagamit nila yung videos ko, din na-download nila. Tas kunwari, sila ay ka-partner ko, affiliated ko. So, mag-ingat po kayo doon. Wala po akong account sa Shopee, sa Lazada, or kahit saan. Hindi po ako konektado sa kahit sinong seller. Ito lang po talaga yung Facebook page na pwede nyong i-PM kung kayo din ay interesado dito sa alingatong. So, isa pang tanong is magkano nga ba ang alingatong? Magkano nga ba siya? Per kilo ba siya? Or per balot ba siya? So, ang alingatong po ay per kilo. So, hindi ko po masasabihin dito sa video na to kung magkano. Kasi, yung iba na mga nagtitinda din ng alingatong, gusto ko din naman pong protektahan. Baka kasi mamaya mas mahal or mas mura sila. Hindi ko din po alam. Pero kung i-PM niyo po yung Facebook page na to, sasabihin ko doon, i-disclose ko sa inyo kung magka-per kilo. Pero, ayun din po, meron din pong shipping. Siyempre, sagot niyo din yung shipping. Hindi po ako yan kasi kumukuha po kami ng mga alingatong sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Baka kasi maging endangered species siya. Eh, yun po yung iniiwan natin kasi gusto nga po natin makatulong. Pero at the same time, hindi pa rin nauubos yung supply ng alingatong kasi ito po ay medicinal or herb. Yun nga tinatawag natin na magical plant. Kaya, isasend ko na lang po kapag nag-PM kayo dito sa Facebook page na to kung magkano at kung magkano yung shipping fee. Make sure lang na binabasa nyo lahat ng mga pini-PM. Yung iba, na-send ko na lahat yung details sa isang mahabang message. Pero hindi nasa, kaya paulit-ulit tagal. Pero nandun na po, babasahin nyo lang pag na-PM nyo tong Facebook page na to, lahat ng kung paano umorder, kung saan, kung magkano, kung paano yung shipping fee, kung kailan may i-deliver, lahat po ay kumpleto na dun. So, make sure lang na binabasa po ninyo. Isa din po is huwag kayong magko-comment sa mga videos ko ng inyong personal informations na mga number nyo. Huwag po kayo maglalagay. Okay, kasi baka mamaya is magamit po yung mga lalo yung contact number nyo, yung mga information nyo nung iba na mga hacker or scam. Gusto ko din kayong protektahan, kaya make sure na huwag po kayo magko-comment kahit information nyo dyan. Dito po, sa Facebook page na to, kayo dumiretso. Okay, huwag na po dyan sa comment section. And
Hindi po kami tumatanggap ng tawag. Lahat lang po ay sinasagot namin through Messenger or yung sa Facebook page nga. Hindi po kami natawag ng tawag kasi gusto din po namin para pa protektahan ang sarili at protektahan din namin po kayo. Para kung sakali na magkaroon man ng aberya, eh meron tayong kopya ng lahat ng mga conversation natin. Kasi mahirap kapag tawag, baka sabihin, di ba sabi mo dito sa tawag na to? So yun yung iniiwasan namin. Kaya po lahat ay through Messenger or Facebook page, wala pong tawag. Okay? So, ito po yung susunod na tanong. Kung pwede daw po bang hoodie or meet up or pick up ba itong alingatong na to? So, katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, kumukuha po kami ng alingatong sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, hindi po namin alam kung saan kami talagang makakakuha kasi hindi kami sure kung dito ba sa lugar na to ay talaga makakakuha kami. Kaya po, wala po kaming meet up or pick up kasi wala po kaming online. Kung kailan lang po kayo o-order, tsaka lang kami kukuha ng alingatong. And yun po ay nagpapakita din na fresh alingatong po yung pinapadala po namin sa inyo. Fresh alingatong po yun na idinadry lang po namin. Kaya siya dinadry kasi through delivery, o diba, idideliver pa namin siya sa inyo. So, ibig sabihin, ano siya, kulob, makukulob siya during delivery. And yun po ang iniwasan natin na matagal siyang makulob dahil ang alingatong po ay isang perishable goods dahil ito ay ugat. So, ito ay prone na masira. Ito ay prone na magkaroon ng mga molds. Kaya, dinadry po namin siya kasi mas natagal ang healing properties ng alingatong and at the same time, mas tatagal yung alingatong root once na siya ay dry. Kaya, kinukuha po namin siya na fresh, idadry dahil para yun nga sa healing properties and then para mas tumagal. Kaya yun po, hindi po kami nag-meet up or nag-pick up. Talagang through delivery lang po. And, wala din po kaming cash on delivery kasi na-experience na rin po namin na nag-cash on delivery kami tapos hindi naman po binayaran. So, nagkaroon lang ng aberya. And yun nga din po, isa din sa rason kaya hindi din kami nag-COD is masyado pong madami ang na-tamin. Hindi din, ako lang kasi talaga yung nag-aasikaso sa mga ganyan. So, nahihirapan ako na itrack yung mga payments. Kaya ang gawa ko, kung sino lang po yung nagbayad, payment first. Kung sino yung una nagbayad, yun yung una kong aasikasuhin, ipaprocess yung alingatong. So, yun po. Pagpasensya nyo na po kasi gustuhin ko man, eh hindi po talaga kaya. So, payment first po tayo. So, sa mga nagtatanong, legit ba ako? Ayan. So, hindi naman po ako magvlog dito sa YouTube kung hindi naman po ako legit. At yun din po, ang talagang goal ko lang dito, nung unang-una lalo pa simula, is makatulong nga kay Papa since na experience nga namin na yun nga, may chronic kidney disease si Papa, kaya ako bumili ng alingatong hanggang sa unexpectedly naging supplier na rin po ako ng alingatong. So, legit po, yes, legit ako. So, i-check nyo na lang din po yung Trendsetter PH Laguna, lahat po ng proof of payment, proof of transactions, and customer feedbacks, ba diba? Yung mga gumaling, yung mga natulungan po ng mga alingatong na sinusupplyan ko po ay okay na okay, lahat po ay posted doon sa page na yon. So, i-check nyo na lang din po para makita nyo. Pagdating daw doon sa courier, ano ba yung courier? So, ang courier po namin ay JRS. So, ngayon po, dati is natanggap din po kami sa JNT kasi nagkaroon ng problema, ganyan. Tapos, LBC, masyado pong mahal. Lala Move, hindi rin po. JRS lang po ang courier namin. And yung tanong nila, gano'ng katagal ba i-deliver? So, kami po ay nag-deliver sa courier muna. Sa courier, kami po, diba, na-process namin yung alingatong, kami po ay nag-deliver sa mismong courier sa JRS every Tuesday and Friday. Okay, Tuesday and Friday lang kami nag-deliver. And, once na na-deliver na namin sa courier sa JRS, yung mga orders na alingatong ay wala na po kaming control doon after na maibigay namin. So, ang pinaka-control lang namin is yung simula doon sa pagkuha ng alingatong hanggang doon sa pag-deliver sa courier. And yung mismong delivery time po ay control na po yun or naandun na po yun sa courier na JRS. Kasi minsan, depende yan sa branch. Yung ibang branch ay madami silang mga riders, madami silang delivery man. So, mabilis agad ma-deliver. And yung iba is kulang naman sa tao. Yung iba naman na lugar, kunyari, mahirap puntahan. So, depende din sa location nyo. So, once na hindi pa agad dumadating sa inyo yung na-order nyo po sa amin, ay make sure na i-follow up nyo po kami. O, diba? Kausapin nyo po kami para matulungan namin kayo na kontakin yung mismong branch kung nasaan po namin na ipadala papunta doon sa location ninyo.
Another frequently asked question is kung nagde-deliver din po ba kami overseas. So unfortunately po, hindi po kami nagde-deliver overseas kasi ang gamay lang po talaga namin is dito, nationwide lang, buong Pilipinas lang po kami nagde-deliver. Kung kayo po ay nasa ibang bansa located at gusto nyong maitry yung alingatong, I suggest or we suggest na lang po na ang kamag-anak nyo na lang na nasa Pilipinas na CM sa amin. Tapos, sila na lang po yung bahalang mag-deliver. So, next is yung mode of payment. So, yung mode of payment naman po namin dito, tumatanggap po kami sa ano, sa Security Bank, sa GCash, sa Palawan, and sa Cebuana. So, yun po yung apat na mode of payment namin before. Pero, since nagsimula na po, nung nagkaroon na nung pandemic, ngayon, ang mode of payment na lang po namin ay Security Bank and so, online transactions na lang po kami, online payments na lang po yung tinatanggap namin. Hindi po kami tumatanggap ngayon sa mga bayad centers katulad ng Palawan and Cebuana kasi nag-iingat na lang din po kami. So, iniingatan din po namin yung sarili namin. Iniingatan ko din po ang sarili ko na ano kasi madami ng cases po, ng positive cases o diba. So, ayoko din naman po na may masamang mangyari sa akin. So, online payments na lang po lahat as of now hanggat hindi pa po off. Hayaan niyo po pag dumating yung time na wala na talagang COVID as in 100% na pong free. Magkakababalik na rin po yung Palawan and pero kung sakali man na wala kayong GCash kasi iba walang Security Bank, walang GCash. Kung wala man po kayong GCash sa Palawan, kung kayo ay gusto yung pumunta, pwede yung sabihin sa mismong Palawan na bayad, pwede yung sabihin na GCash niyo po, GCash ipapasa or ipo-forward yung payment. Or kung wala man din kayo, malayo din kayo sa Palawan, pwede din naman sa mga 7-Eleven. So, pupunta lang kayo sa mga 7-Eleven outlets, sasabihin nyo lang sa kanila na GCash at i-assist na nila. So, kailangan lang ibigay yung number. So, ipi-PM ko naman po kayo kung ano yung mode of payment. Bago kayo magbayad, make sure na i-confirm po muna namin yung order nyo kung ready na pong ibayad kasi baka mamaya super overload na yung mga orders sa amin at hindi na namin kayang i-handle. Kaya, i-PM nyo po muna kami bago kayo magbayad. Huwag muna kayo magbayad hanggat hindi po namin sinasabi na, oh sige, push na, pwede na pong magbayad. Okay? So, mahaba na po itong video na to. So, pasensya na. Ika-cut ko muna. So, abangan nyo part 2. I-upload ko rin po agad-agad. Okay, i-check nyo na rin po ang nasa description box. So, sa ilalim ng video na to, yung description box dyan, isusulat ko po lahat ng links simula dun sa part 1 ng alingatong ko hanggang sa pinakadulo. So, lahat po ng links ay nakalagay dyan sa baba. So, okay, so don't forget to subscribe po para maging updated kayo kapag in-upload ko na ang part 2. Thank you for watching and see you on my next one. Thank you.